Si Hannah Vanessa Morales, simpleng dalaga na ang kanyang nais makahanap ng lalaking magmamahal sa kanya ng buong buo. Matupad kayang nais niya kung sa isang iglap lang siya ay kinasal sa babaerong binata, Ram Rafael Clyde Valderrama. Magbabago kayang binata sa pamamagitan ng dalaga at may mabubuo kayang pag-iibigan sa kanilang pagsasama o puro pagtataksil. Makamit kaya ng dalagang pag-ibig na inaasam-asam kung ang binatang pinakasalan niya ay may anak sa dating nobya? Ikaw ang lalaking minahal ko. Pinagkatiwala ko sa inyong buong buong puso ko, pero hindi ko inakala ikaw rin palang mawasak dito ng pinong-pino. Prologue. Saan ka pupunta? Gabi na. Kakawin mo pala. He cuts me off. Wala akong oras sa mga tanong mong yan. Kailangan ako ni Patricia. Hindi ko siya po pwedeng pabayan at basta-basta na lang iwan. You know the situation, Gab. I need to go. Malamig niyang ani sa akin. Kailangan ni Patricia? So ako? Ako, pababayaan at iiwan niya? Bakit di ba siya kailangan? Parang may sumaksak sa puso ko sa mga binitawan niyang salita. Ang sakit. Kailangan ka niya. So inaakala mong di kita kailangan? Namin? Lagi na lang siya. Bakit? Mahal mo ba? Ex-fiancé mo lang siya, di ba? Bakit kasi inakan mo siya habang asawa mo ko? Ako. Asawa mo ko, Ram. Mamili ka, siya o ako. Naramdaman kong namumuo ang luha ko sa gilid ng mata ko, pero pinipigilan kong lumabas. Ano bang klaseng tanong yan, Vanessa? Sa ayaw at sa gusto mo, aalis ako. Hindi mo ako mapipigilan. Matulog ka ng masyado ng mala. I cut him off. So siya, ang dami mo pang sasabihin, pero wag mo nang ituloy, alam ko na ang sagot mo sa tanong ko. Fine, sa kanya ka na, total lagi ka namang nasa kanya. Wala ka naman palagi sa akin, sa amin. Sana kahit ngayon lang ako naman ang unahin at piliin mo, pero hindi. The ex always wins. Wala akong laban. Umiiyak kong sambit, hindi ko na mapigilan ang luha ko. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Sa amin? What do you mean? Nanginig ang boses na aniya. Kailangan kita, pero sinabi mo, kailangan ka niya. Sino ba naman ako para pigilan ka? Pinahid ko ang luha ko. Kanyang-kanya ka naman talaga, hindi ba? Never ka namang naging akin. Kung aalis ka, mas mabuti pang huwag ka nang bumalik dahil wala ka naman ang babalikan pa dito, sambit ko. Ngilitian ko siya, tanda na okay lang na umalis siya. Pero ang iting yon may kasabay na luha na maagos sa aking pisngi. I can see the pain in his eyes, but I know his decision never changed. Aalis sana ako nang bigla niya akong hinila, papalapit sa kanya at mahigpit na niyakap. Don't leave. Natawa naman ako sa sinabi niya, don't leave. Bakit ako bang aalis? Sa pagkakaalam ko, ikaw ang mang iwan sa akin. Hindi ba dapat ako nagsasabi niyan sa'yo? Malamig kong sambit at pinakawalan niya na ako sa yakap. Umiling siya at pinupunasan ang luha ko. Babalik rin naman ako agad eh. Pero sa sinasabi mo parang di kita maaabutan dito. Huwag ka naman ganyan oh. Sambit niya sa nagmamakaawang boses. Doon ka na. Kahit huwag ka nang bumalik, total lahat ng tungkol sa akin limot mo. Pero pagdating sa kanya, lahat tanda mo. Ang dami na nagbago sa atin. Hindi ko alam kung bakit. Inalis ko ang kamay niya sa mukha ko at tumalikod na sa kanya. Love, no. That's not true. You're a very important person to me. A very special... Ani yan na kinaharap ko sa kanya na may asar ng iting nakaukit sa labi. Really? I'm important? Special to you? Alam mo ba kung anong araw ngayon? Siyempre hindi. Ram, it's our anniversary. No, tell me, am I important? Special? Ram, if I am. Kahit inuwi mo man lang ako na maaga para sabay tayo mag-dinner, kahit dun man lang maramdaman kong special at importante ako sa'yo. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. See? He forgot about us. He forgot about our anniversary. Yeah, walang araw na hindi niya pinapakita sa akin na mahalaga at mahal niya ako. Pero nang malaman kong may anak na siya, madaming nagbago sa aming dalawa. Dahil ang sakit eh. Akong asawa pero may anak siya sa iba na palagi niyang inuuna. Ang graduation day namin ay nakala kong pinakamasayang araw naming dalawa na magkasama. Pero nagkamali ako. Yun palang araw na hindi ko makakalimutan. Araw na dinurog niya ako ng pinong-pino pero hindi. Hindi ko naramdaman na importante at special ako sa'yo. Hindi ko naramdaman kahit ngayon lang. Uunahin mo pa siya kaysa sa akin? Sayang lahat ng effort ko sa araw na to, na ako lang palang excited sa araw na to, at di ko akalang iiyak lang pala ako? Dagdag ko pa. I cut him off again. Happy anniversary. Sana ma-enjoy niyo ang gabing to. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko, at pilit ko siyang ngitian kahit durog na ako. Di ko na hinintay pa ang sagot niya at tumakbo na ako papaakit sa kwarto.
Pagkasara at lock ko ng pinto, kagad ako napasandal sa nakasarang pinto. Para kong nangihina, nauubusan na ako ng lakas. Kaya't dahan-dahan akong napaupo sa lapag habang nakasandal sa pinto at malalakas na humihigbi. Pinaghandaan ko ang araw na to. Tapos, mauuwi lang pala sa ganito? Bakit? Bakit ko nararamdaman ang ganitong sakit? Bakit kailangan kong maranasan to? Masama ba ako? May surprise pa naman ako sa kanya, pero mukhang di na kailangan pang malaman. Actually, graduation gift ko pa dapat to sa kanya, pero hindi ko nasabi dahil sa nangyari. Pupunta niya si Patricia for sure. Magtatagal siya roon dahil kailangan daw siya. Kailangan. Anong laban ko? Kailangan ko lang siya at kailangan naman siya ni Patricia ng anak nila. Napahawak ako sa tummy ko. Masuyo ko tong hinaplos. Okay ka lang ba dyan, baby ko? Sorry, mukhang tayong dalawa lang ang lagi magkasama. I sniffed. Huwag ka magtatampo, ha? Nandito si mommy para sa'yo, I promise. Aalagaan at iingatan kita ng sobra. I love you, my little angel. Mommy loves you, always. Pagkakausap ko sa maliit kong tummy. Yes, I'm pregnant. I am 4 weeks pregnant at ito sanang surprise ko kay Ram ngayong anniversary namin. Ang sasabihin ko na dapat sa kanya na magkakaanak na kami, pero nauwi lang sa wala. Nakalimutan niya ang mahalagang araw naming dalawa. Kailangan ko siya. Kailangan namin siya ng baby ko, pero mas gusto niya kay Patricia. Mas gusto niyang puntahan ito kaysa manatili sa tabi ko. Hindi ako aasa na pagising ko nandirito siya. Hindi na ako aasa pa sa kanya. I am going to be a mother. I cannot wait to see you, baby. Sabi ko sa sarili at ngumiti na para bang nakikita ko ng baby ko na buhat-buhat ko. I can't wait for the day I was holding my baby, kissing, hugging, and seeing the smile on my baby's face. Pero may part sa akin na malungkot dahil di ko alam kung anong sasabihin ko sa baby ko kapag lumaki siya na wala siyang kinikilalang ama. Hindi ko rin alam kung tanggap siya ni Ram. I don't know if he wants this, but for me, my baby is the best gift and blessing in our first anniversary. I'm so happy that you came to my life, baby, I said while caressing my small womb. I'm sorry because I can't promise that I can give you a complete family. Baby, I'm sorry kung hahayaan kong daddy mong mapunta sa iba. Wala naman akong ibang hinangad kundi magkaroon ng lalaking magmamahal sa akin ng tapat, pero dumating ka sa buhay ko. Baby, hindi ko kailangan ng lalaki because for now, my baby, my priority. Hannah Vanessa's POV. Ito rin, pati na rin to. Halos lahat na lang ang damit sa store gusto nang kunin ni Alexa. Alexa is my best friend. Maganda, maputi, mabait pero minsan baliw. Mahilig sa gwapo. Hindi ko rin alam kung bakit naging mag-best friend kami na magkaiba naman kami sa lahat. Girl, ikaw, hindi ka bibili? Baling sa akin ni Alexa at para bang sinusuri ako. Hindi, wala akong gana. I pouted. May problema ba? Tanong niya sa akin at pinakatitigan ako. Ako? Wala no? Sagot ko at naglakad-lakad ako papunta sa dulo ng store. Wala akong ganang bumili kahit ang daming bago sa store. Hoy, Hannah Vanessa, best friend mo ko. Kilala kita ang tamlay mo. I know you have a problem. Si Ram? Si Ram, nandito. Ang pasigaw niyang sabi, tapos biglang humina sa huli. Sino nandito? Baliw na talaga tong babaeng to. Ano? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Bilisan mo na nga. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko kasi gumunguso siya sa likod ko at parang may ano sa likod ko. Kaya lumingon ako. Nanlalaki ang mata ko at hindi pala kung ano ang nasa likod ko, kundi sino. What is he doing here? Rafael? Salitang lumabas sa bibig ko na makita ko siya. Ano ba kasing ginagawa niya rito? Did he follow me? Hi, Mrs. Ko. He said and put his left hand on his pocket. Hot. Napairap ako sa sinabi niya. Did he call me Mrs. Ko? As if naman nakakatuwa. Ay, ang sweet. Nakahakilig ka naman, Fafaram monster. My gosh, Alexa, nagbumukha kang baliw. Well, umaandar na naman ang pagkabaliw niya. Kaya hinila ko na siya paalis ng butik. I don't care kung hindi niya pa nababayaran o hindi niya pa nakukuha yung binibili niya. All I want is to leave. Ayokong makitang pagmumukha niya. Nakakairita. Girl, ow, wait. Napahinto ako sa paghila kay Alexa na hindi siya nagpapatangay sa akin. Ano bang problema mo? Wait lang ha. Nag-away ba kayo? Napamewang pa siya. So, mommy, is that you? Talaga naman no.
Dito pa siya magtatanong? I'll explain later. Let's get out of here. Hinila ko siya sa kamay pero hindi siya gumalaw. Kalurky ka, girl? Ah, kausapin mo na kaya yung tao. Look, oh, nag-effort pang pumunta rito para sunduin ka? Alexa said. Hindi ko sinabing pumunta siya rito. Teka nga, bakit niya nalaman na nandito ko? Sinabi mo ba sa... Let's talk, beautiful? Someone cuts me off and I feel someone held my arms at pinangarap ako sa kanya. I just rolled my eyes when I saw him. Wow! Anong klaseng pambubola ang ginagawa niya sa akin? Kala niya naman madadala niya ako sa kakaganyan niya? I should go. Sorry girl ha, pero ako nag-text sa kanya, nandito tayo. Masyado ka kasing lutang. You two need to talk. Bye! Nginitian ako ni Alexa na nakakaloko. Talagang nginitian niya pa ako ng ganyan ha? At ikaw, ingatan mo yung kaibigan ko. Ayusin mo, Ram Monster. Tinuro niya si Rafael at inirapan. Kumaway si Alexa sa akin at naglakad na papalayo. Alexa, ang sama mo talaga. Paano mo ako nagawang ipagkatiwala sa lalaking to? Gusto kong umiyak. Yung feeling na iniwan ka ng mommy mo sa gitna ng mall kasama na isang stranger. Bakit ba ako naiiyak? Dahil iniwan ako ni Alexa o dahil nandito siya? Galit ka? Napatingin ako sa mukha niya. Walang bago. Laging may pasa. Nakakatakot ang itsura, lalo na't palagi siyang seryoso at walang emosyon ang kanyang mga mata. Pero hindi ko maikakailang gwapo siya. Imagine, daig pa ako sa dami ng earrings niya. Ako, isa lang, both ears. Siya, left ears niya may tatlo siyang piercing at right ears, apat. Parang bracelet yung isa na nakasabit sa baba at taas ng ear niya. Then may tatlong maliliit na gold. Basta yun na yun. Di ko kasi alam tawag dun eh. Inalis ko ang kamay niya sa pagkakahawak sa braso ko. Why should I? Do I have the right? Uuwi na ako. Sabi ko sa malamig na tono at naglakad na ako palabas ng mall. Gab! I heard he said and I stopped walking but I did not look back. I closed my eyes. Naiiyak na kasi ako pero ayokong umiyak sa harapan niya. I'll drive you home, he continued. Nauna na siyang naglakad papunta sa car park. Kung may choice pa sana ako, hindi ako sasabay. I don't know how to commute and my best friend left me. Binuksan niya ang passenger side pero nasa loob na siya ng black Lamborghini car niya. Let's go. Sometimes he is so arrogant, sometimes he's doing good. A sweet one, dyan naman siya magaling. Lalo na sa pagsisinungaling. Nagpaalam ba naman na magiinuman silang magbabarkada pero ang totoo, magkikita sila ni Patricia? Ang malala pa doon siya nakatulog sa bahay ng ex-fiancé niya. Yes, Patricia is his ex-fiancé. Paano ko nalaman? Hinihintay ko siya kagabi. Then after so many hours, I received text message from him. Tapos si Patricia yung nag-text gamit ang phone niya. Hindi yung man lang iniisip na wala akong kasama sa bahay? Yes, he is my husband. We're married for a week? Yeah, it's just an arranged marriage. Our parents are business partners and so near best friend ang mom namin. We're not staying at the same roof for now but I'm already married. We're here. Nabalik ko na sa katinoan na marinig ko sa boses niya. Kaya dali-dali ako bumaba ng sasakyan. Dumiretso ako ng kusina pagkapasok ko ng bahay. Nauuhaw na ako eh. Kaya kumuha ako ng tubig sa fridge. So, galit ka nga? Narinig ko ang tanong niya. Binalik ko na sa fridge yung pitcher. Magpapahinga na ako. Salamat sa paghatid. Sabi ko sa mahinang boses at paket na sana ako. Pero hinawakan niya ako sa kamay. Napatingin ako sa kanya at sa kamay namin. Ewan ko pero kapag ganito kami kalapit, parang mawawalang galit ko sa kanya. Yung inis at tampo ko sa kanya. About last night, I didn't drink with my friend. I'm with my ex-fiancé. She wanted to talk to me and she said she have an important thing to tell me. We met in a resto bar. We just eat. After an hour, I said farewell because you are alone. Sabay na kaming lumabas. Huminga siya na malalim. Uuwi na rin siya but her car tire was flat, so I drive her home. When we arrive at her home, someone entered. She's scared, that's why she begged for me to stay there all night, and that's why I came back here the next morning. He explained while he is looking at my eyes. Am I asking for your explanation? Pagmamataray ko sa kanya. You're not, but you need to know. I'm sorry. Inigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko, kaya napatingin ako sa kanya. Why did you lie? Sinabi mo magiinuman kayo ng barkada mo at saglit ka lang. You know what I hate? Waiting for nothing. You're a liar. Galit kong sambit sa kanya.
I'm sorry, I didn't mean to lie. He answered, you meant it. You still lied. I don't care if you meet her, pero sana naman hindi ka na nagsinungaling. Mangiyak-ngiyak kong sabi, don't you trust me? He asked while looking straightly into my eyes. Rafael, I trust you. Pero gumagawa ka ng dahilan para hindi kita pagkatiwalaan. Umiiyak na ako at di ko na napigilan kanina pa. Noong isang gabi ko pa to, kinikim-kim, ang sakit lang. Did I really look like a jealous wife? Or is it because I hate liars? Shh, I'm sorry. It's not gonna happen again. He wiped my tears using his thumb. Umuwi ka na at magpapahinga pa ako. I'm fine. Pagtatabuyan ko sa kanya. I'll bring you food later? Tanong niya sa akin. Tumango na lang ako para makaalis na siya at ayokong umiyak sa harapan niya pero umiiyak pa rin ako. Pagkapasok ko ng kwarto, I took a shower. Masyado na akong malagkit dahil sa pawis. Maghapon din kaming palakad-lakad ni Alexa sa mall at kung ano-ano ang kinakain. And speaking of that crazy girl, iiwan niya ako at patay siya sa akin bukas. Pumasok ako ng bathroom at nagbabad sa bathtub para maalis ang init ng ulo ko, pati na rin ang galit ko sa kanya. Yun pala ang nangyari, but I still doubt. Baka naman plinanan ni Patricia para magkasama sila the whole night. Napakasinungaling niya. Kagabi ko kailangan ng kasama kasi day off lahat ng maids namin. Tapos iniwan niya rin ako, visit siya. Yeah, we're married but we're still living at the different roof. Sila mom gustong magsama kami kaso ayokong tumira sa kondo niya. Ayaw rin niya na siyang lumipat dito sa mansion namin. Lalaki raw siya kaya dapat ako raw ang sasama sa kanya. For now, we live separated dahil ginagawa pa ang bahay namin. After an hour siguro or 2 hours and 30 minutes akong nakababad sa tubig, so I decided to end up. Malamig na rin kasi. Nagsuot na ako ng robe. Nalaki ang mata ko. Pagbukas ko ng pinto, may tumambad sa akin. What are you doing here? I ask him. Napakaayos ng pagkakahiga niya sa ibabaw ng bed ko at nanonood ng TV. Wow lang ha? Feel at home? It's your house. I'm welcome here, aren't I? Sagot niya at nakafocus sa pinapanood niya sa TV. Kung manonood ka ng TV, bakit di ka na lang sa kondo mo? At dito ka pa talaga sa bahay ko? I irritatedly ask him. I cannot see anything wrong with it. Cool niyang sagot sa akin. Pwede ba lumabas ka muna at magbibihis ako? I rolled my eyes at him. I won't. We're married and I don't see anything wrong with it if you're dressing up in front of me. I don't mind. Diretsahan niyang sabi at ngumiti pa siya. Pervert. Asawa lang kita. Take note, you are just my husband in... Husband? Oh yeah. So, I have a right to do whatever I wanted with you. You have a responsibility to me, like having sex with me, don't you? He cuts me off. Nilagay niya sa center table yung chip na kinakain niya at lumapit sa akin. Mali ata yung nasabi ko. Oh my God! Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Nauutal kong sigaw sa kanya. Habang naglalakad siya palapit sa akin, ako naman, paurong ng paurong. He is smiling like he's planning something and I hate it. Why not? You are mine. Your mind, your body, your soul and your heart, all about you is mine. Honey, he said and smirked. Ano raw? Mind, body, soul, heart? Ang kapal naman ng mukha niya para sabihin yan. He is crazy. Pervert, go away, leave. Natigilan ako sa pagsasalita nang bumangga ako sa wall. Oh my, wala na akong maatrasan. Nakasandal na ako sa pader. Siya naman lapit pa ng lapit. Magdidikit na rin ang aming katawan. Tinukod niya sa wall yung dalawa niyang kamay kaya wala na talaga akong takas. Lord, I'm so young. Please don't let this handsome pervert rape me. Please, God. Ano ba? Nautal kong saway sa kanya. Hindi na ako makatingin sa kanya kasi feeling ko pag inangat ko ang mukha ko. Nang ganito, maghahalikan na kami for sure sa posisyon namin ganito. Di ako sanay na ganito kami kalapit sa isa't isa kasi naman ang mukha ko ang lapit-lapit sa dibdib niya tapos naamoy ko yung Calvin Klein scents niya. Ang sarap niyang amoy-amoyin. Look at me, he said. Umiling ako and I heard her chuckled so I looked up. I think I did the wrong move because our faces are just inches apart. I am still shocked while he smiled from ear to ear. Kiss me, he said it makes my eyes widen. Ano daw? Did I hear it right? Bastos talagang lalaking to?